Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, bibigyan ko ngayon ng 5 tip sa pag-aalaga ng koi. Ito yung mga nasabi ko na rin before sa mga videos ko. Simpleng tip lang to para sa mga beginners. Bago kayo mag-aalaga ng koi, dapat alam nyo to. Tsaka dapat meron kayo nito sa halimbawa magkasakit yung mga koi nyo. Pero bago tayo mag-start, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells para updated kayo sa mga videos na gagawin ko. At bago tayo mag-start, isa munang intro. Guys, unang-una dapat number one na i-consider nyo ay yung fully cycled na yung inyong tank o pan o ang pan para bago nyo lagyan ng koi o ng anumang kahit anong isda, kailangan kasi pa fully cycled talaga siya. Ibig sabihin, yung tank nyo o yung aquarium nyo, meron siyang pump, meron siyang filtration, tapos irarun siya ng mga 21 days guys, 21 days para mag-cycle ng aquarium. At least first week niya o first 3 days i-rarun niyo muna siya ng water tapos sa filtration niya. Dapat ang filtration niyo guys, at least meron silang nitong ceramic ring kasi yan ang pinamamahayan niya ng beneficial bacteria. Tapos mga biofoam, at least mga foam, may mga kapal na foam na ano, kasi yung kulay puti medyo manipis kasi yun, kaka pag nilaban mo siya medyo ano na siya, yung manipis na, kaya dapat ang bibili nyo yung parang may black nyo eh, may iba kulay. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero ilalagay ko siya dito. Tapos at least lagyan nyo rin siya sana kung meron kayong makita o mabili yung Japanese mat. Yan. Magaganda din yan sa filtration guys. Tapos pag-run nyo ng water ng 3 days, lagyan nyo rin siya ng test fish. Ibig sabihin, yung mga para ma-cycle niya yung ammonia to nitrate. Kasi yung ammonia, hindi siya maganda sa tubig natin. Nasabi ko na rin yan sa mga previous vlog ko. Tapos, para man ma-cycle siya into nitrate. Yung nitrate kasi hindi siya masyadong harmful sa ating koi. Matatanggal naman siya kung sa pamamagitan ng pag-water change, mga 20%, mga ganun. Pakita ko sa inyo yung filtration ng aking 75 gallons. Ito guys, 3 layers yan. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan guys. Tapos, kinakpan ko pala itong aking aquarium kasi tumatalon itong mga koi na to pag bagong lagay sila, bagong environment. Talagang tumatalon sila guys. At least mga 4 or 5 days bago nyo sila tanggalan ng ang takip yan. Tinatakpan ko yan. Ito yung mga bagong mga, ito sangke, tapos yung dalawa sangke din, pero butterfly ko yan. Tapos meron din ako dito yung naka-quarantine din. Medyo malaki din siya. Kaya nang tumatalong, kaya nilagyan ko ng pabigat. Yung mga maliliit. Yung mga maliliit dyan, patayin ko yung ano. Ayan. Ayan yung malaki. Tapos may maliliit na mga siguro mga 4 to 5 inches yan. Kasi yung malaki na yun, siguro mga 15 inches yun. Mga 15 yan. Ayan guys, patakpan ko kasi nakita ko kagabi, parang na natanggal niya na itong ano, mabigat yan, tiles yan. Kaya dinagdagan ko. Dinagdagan ko yan. Tapos ito naman yung aking pan guys. Yan ang aking pan. And guys, ang number 2 naman natin na dapat yung tandaan, yung filtration guys. Pag nakita ko na sa inyo yung una, yung filtration ng aking 75 gallons, pakita ko naman sa inyo yung filtration ng aking pan. Simple lang yung filtration nito guys, hindi katulad doon ng mga pan, ng mga magagandang pan talaga, ng ganda ng filtration nila. Ito simple lang, kaya hindi ako masyadong naglalagay ng sobrang daming koi dito sa aking pan kasi baka mamaya ma-develop ng mataas na mataas ang ammonia. And guys, ayan ang filtration ng aking pan. Matagal na itong ginagamit ko na ito, siguro mga 8 to 10 years na ito. Yan, ang laman ng ilalim niyan guys, lava rocks. Tapos tatlong layer yan, ng tatlong pirasong ano yan, ng Japanese mat. Ito, Japanese mat. Pinamamahayan din yan ng beneficial bacteria. Tapos ito, ang laman nito, graba, tapos foam, tapos yung mga, ito, mga ganito. Yan. Tapos ito. Yan guys. Tapos yan. Ang nililinis ko lang dyan lagi, ito. Ito guys. Inunahan. Tapos kasi yung ilalim, hindi ko masyadong nililinis.
Medyo ano nga, kasi wala naman akong bottom train. Pero hindi pa ako one week na akong hindi nagbabawas ng tubig. Kasi nag-uulan-ulan. Tapos yung tubig namin ngayon dito, ang taas ng chlorine. Kasi inaayos yung, inaayos yung linya ng tubig. Laging ang taas ng chlorine. Parang kulay, sa gatas. Parang ganun. Pero nawawala naman siya after mga ilang minuto. Pero ang taas ng chlorine na. Yan. And guys, ang number 3 na ipapayo ko sa inyo para maiwasan natin mamatay ang ating mga koi. Ito, dapat meron kayo na ito, mga gamot na ito. Number 1, para sa mga kuto na bibili nyo ng mga bagong koi. Kasi hindi natin maiwasan, may mga kuto talaga yan na hindi na gagamot ng pinagbilhan nyo o hindi nila alam na may kuto. Ito guys, Romac 1, yan. Ayan ang ginagamot ko sa mga kuto ng koi ko. Yan. Ano lang yan, for every 5 gallons, 1 ml. Tapos, ipapatayin yung filtration. Tapos, ilalagay nyo siya na at least mga 4 to 6 hours. Pero yung 4 to 6 hours, yun guys, hindi naman inaabot ng 4 to 6 hours. Kasi at least mga 1 hour lang namamatay talaga yung kuto dito guys. Yun. Napakabisa nito, 101%. Napakabisa nitong Romac 1 na to para sa mga kuto, sa mga anchor worm, yan. Yan guys. Tapos ito, ito naman, yung Actinovac, ito nilalagay ko rin to sa pan ko tsaka sa aquarium at least mga once a week. Ganyan, mga 1 litro ng tubig, 1 takip lang nito. Ito yung takip na to. At least once a week naglalagay ako nito kasi maganda rin to sa pan. Yan, no? Lalagay nyo siya sa gabi, mga 6 p.m. onward. Yan. And guys, yun yung mga nakaredy sa akin. At dapat kasi may mga nakaredy kayong mga gamot na in case na magkasakit yung mga koi nyo. Tapos meron pa palang Romac 2 dyan, kaya lang naubusan na ako ng Romac 2. Siguro bibili na lang uli ako sa online. Alam ko Shopee yun. Apat ko na may sasadya sa inyo para hindi masyado magkasakit o hindi magkasakit ang inyong mga koi ay yung pagpapakain nyo. Nag-uulan-ulan, huwag nyo silang pakakainin ng masyadong marami. Halimbawa, sa isang araw, nagpapakain ka ng mga 3 beses sa araw, kaya 4 na beses. Pag nag-uulan-ulan, kasi malamig ang panahon na yun, nahihirapan sa lagi digestion, guys. Tapos, at syempre, pagka nahihirapan mag-digest yung isda, magkakaroon sila ng sakit. Yan. Nadapuan sila ng mga sakit, yung mga parasites na nasa loob ng pan mo, nandyan lang naman yan, nag-aantay lang naman yan ng mga mahihinang koi, yung mga pan mo. Kaya pataasin mo yung immune system ng koi. Ang pinakahuling may sasuggest ko sa iyo na bibili nyo para sa mga koi nyo, mga alagang isda nyo, ay ang pang-test ng water o test kit. Mabibili ata ito sa Lazada or Shopee. Hindi ko matandaan kung saan. Pero, iyan ang sasuggest ko. Kasi minsan, pag may sakit sa koi nyo, tetest nyo muna siyempre ang tubig kung ano ba ang tumataas. Kung ammonia o pH level ba o nitrate. Makikita nyo naman yan kung tumataas siya. May mga procedure naman kayong gagawin doon o yung tamang paggamit ng test kit. Kung paano siya gamitin, makikita nyo rin doon kung anong mga level yung mga normal, kung anong level yung mga tumataas. Malalaman nyo agad para at least alam nyo kung paano sila gamutin. Kasi hindi pwede natin gamutin basta-basta yung mga isda natin, hindi nyo alam kung saan ang gagaling yung sakit nila. Kasi minsan, pag naglagay kayo ng gamot agad, hindi nyo alam kung tama ba yung gamot na nilalagay nyo. Baka lalong ma-disgrace yung isda mo. Baka lalong magkasakit o balasong dun sa nilalagay ng gamot. At least dapat, alam mo yung gamot na ilalagay mo sa pamamagitan ng pag-test ng tubig. Baka mamaya kasi, halimbawa, normal naman lahat ng tubig ng ano mo, pero may sakit sila. I-check nyo yung ngayon body ng check nyo ngayon ang body ng ng koi nyo kung bakit ba nagkakasakit ang koi na to. Titignan nyo, baka may mga mumula-mula, may mga gamot dyan na pwede nyo gawin ilagay para at least mabawasan o kaya minsan kasi stress ang koi kaya nagkakasakit talaga yan. Yan lang guys ang aking 5 maipapayo na pwede nyo bilhin sa pag-aalaga ng koi para maiwasan magkasakit o kung hindi mang maiwasan, ma-prevent natin. Ang dama, isa lang atay. Kung di ba maiwasan ay magkaroon ka ng nakahanda ka sa mga pwedeng mangyari dun sa mga koi na magkakasakit. Yan. At dito nagtatapos ang vlog na to. Kung nagustuhan niyo yung vlog na to, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko.